Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Namamayagpag po sa social media ang balita na di umano, hindi po dadalo ang Vice Presidente sa gaganapin suna ng ating Pangulo ngayong ika-apat na Lunes ng kasalukuyang buwan. Tinanong po siya direkta kung siya po ay dadalo sa suna. Ang sagot po niya, I will not attend the suna. I am appointing myself to be the designated survivor. So marami pong mga samutsaring komento ang ibinigay tungkol po dito sa binanggit ng ating Vice Presidente. Particularly yung sinasabi po niya that I appointed myself as designated survivor. So ano po ang ibig sabihin ng nabanggit na komento ng ating Vice Presidente? Kung titingnan po natin ang political background ng mga Duterte, maraming pong sinasabi na biro, lalo na po ang kanilang ama sa katauhan ni PRRT. But with the personality of Inday Sara, hindi po natin masasabi na siya ay katulad ng kanyang ama na masyadong palabiro. In fact, si Inday Sara po ay matipid sa kanyang pagsasalita. Maingat, lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa politika. Pero ang tanong po, ano po talaga ang ibig sabihin na itinatalaga niya ang kanyang sarili bilang survivor? Literally po, ano po ang ibig sabihin ng survivor? Kumbaga, sa gera, maraming namatay. So, ikaw lang ang natira. Yan po ang literal translation. So, ano pong i-apply po natin sa kasalukuyang kalagayan ng ating politika? Well, of course, sabi nga natin noon, unang araw pa man kanyang pagbibitin bilang Secretary of the Department of Education and at the same time Vice Chair ng NTFLCAC, nasabi po natin na kaya nagbitid ang pangalawang Pangulo bilang membro ng official family of President ay upang maging malaya siya na i-criticize ang kasalukuyang administration. Malaya siya to join her family in leading the country to oust the president. Kaya nasabi ko natin, kaya siya nagbitiw upang pangunahan ang pagpapatalsik sa ating Pangulo. So in other words, it is most expected na hindi po siya dadalo sa suna. Pero unexpectedly, yung sinabi po niyang I am appointing myself to be the designated survivor. So ano po ang ating interpretation dito, mga kabarangay, kababayan, kapatid? Ang ibig po sabihin ng ating pangalawang Pangulo sa ating pong paniniwala, it is a message to the country. It is a message to those who wanted the President ousted that she is officially standing
to be their leader. That she appointed herself to be the successor of the president. Well, of course, sabi nga po ng Secretary of the House of Representatives, eh nasa saligang batas na naman talaga yan, that the vice president succeeds the president in times when the president is out of office. Well, by succession under the Constitution, actually the vice president should be the successor. Pero ito pong sinasabi ng ating pangalawang pangulo, that she appointed herself to be the designated survivor. Ibig po sabihin ito na idinideklara na niya that there is no need waiting for 2028 for the president to be ousted. That, katulad ng sinasabi natin, the sooner would be the right time for the people to do something ousting the president. Bakit po? Sapagkat we could no longer wait any longer. Hindi natin pwedeng hintayin pa ang 2028. Kailangan ngayon ay mapatalsik na ang ating Pangulo. At ang designated time dapat ay ang sona para gawin ito. Kaya po sa sinabi ng Vice President that I am appointing myself to be the designated survivor, well, sapagkat kung mapapatalsik ang kasalukuyang Pangulo, lahat po ng kanyang mga tauhan sa administrasyon ay tatalsik din po. At siya, ang Vice Presidente, ang tanging survivor para palitan ang Pangulo. Yan po ang ating interpretasyon. That she declared herself that it is now time for her to succeed the president by ousting the latter. Bakit po kailangan na ngayon na mismo? Because we cannot wait any longer. Sabi po natin, the best way for the Philippines to prepare the war, the impending war against China, na sa tingin naman po natin na hindi na talaga maiwasan, is to replace the president. Because we believe in good faith that the president could not make the right decision how to protect the Filipino people, how to protect our soldiers during the war. So he could not protect because we know for a fact na talagang bangag po ito. Hindi ito, kumbaga wala ito sa tamang pag-iisip, at ang nagpapalakad sa mga kanya ay ang kanyang asawa. At ang First Lady naman po, wala pong concern sa sambayan ng Pilipinas. At nasa utak po ay magpayaman. Actually, sa ating paniniwala po, itong pagsubo sa bansa natin sa gera would be a graceful except for the First Family, upang hindi sila mapapanagot sa kanilang mga ginawa for past 2 years. Sa nakaraang 2 taon po, wala pong ginawa ang ating Pangulo para makatulong sa sambayan ng Pilipinas. Panay po pangungurakot, sindikato ang kanilang ginawa, both the executive and the legislative. Baga na, sa pamamagitan po ng suhol mula sa pera ng sambayan ng Pilipino, na control po nila ang Kongreso, both the Senate and the House of Representatives. Bagamat hindi lahat, mayroon pong iilan, pero iilan na lamang ang talagang tapat sa sambayan ng Pilipino. Karamihan po dyan, majority in the Senate, majority in the lower house, ay talagang nabayaran na po ni Lisa Araneta upang
maging sindikato ang operasyon ng gobyerno to the prejudice of the Filipino people. At alam po ito ng Vice Presidente siyempre. Alam po ito ang sambayan ng Pilipino. Maswerte po tayo. Maswerte ang henerasyon ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat mayroon pong social media technology na agad-agad makapagparating ng anumang impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Nasa bahay ka lang, maririnig mo ang tinig ng bayan. Nasa bahay ka lang, anumang oras, may pararating mo ang iyong mga hinaing sa sambayan ng Pilipino. Kaya sinasamantala po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang pagkakataong ito with the help of the social media na ipanawagan ang paglulunsad ng people power sa araw po ng Suna upang mapatalsik ang ating Pangulo. Anyway, sa atin pong paniniwala, nagdeklara na po ang Vice Presidente tungkol sa bagay na ito. At hindi niya po gagawin ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung wala po silang kausap with the men in uniform, both in the armed forces and in the police, in the PNP. Alam po natin na marami sa mga men in uniform ang disgruntled na rin, discontented with the way the president is running the country. For past 2 years, wala po itong ginawa, kundi umunta sa iba't ibang bansa, maghustay ng pera kasama ang kanyang pamilya sa kabila ng kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi po tayo nahiyang aminin ang katotohanan na sinuportahan po natin ang ating kasalukuyang Pangulo. Ibinoto po natin ng halalan noong 2022. Ginawa po natin yon sa paniniwala na ipagpapatuloy niya ang sinimulan ng dating Pangulong PRRD. Ano po ang naging garantiya doon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? The fact that Vice President niya, si Inday Sara. And because of Inday Sara, na siya talaga ang gusto natin maging Pangulo, sana, umayag po tayo na si Bongbong Marcos, sapagkat yun ang pinili ni Inday Sara. Pangalawang Pangulo lang ako. Ang Pangulo ay si Bongbong. So, we voted Marcos. But afterwards, ano pong ginawa? Hindi lamang basta pagtratraidor sa mga Duterte. Marcos ang trinaidor nila ay ang sambayan ng Pilipino. At bukod po dito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, sa ating mga nakaraang black, sinabi po natin that if we really want to prepare for a war with China, which we should really, the very first thing to do is to oust the president. Bakit po? Because under the constitution during the war, the president is the commander-in-chief of all the armed forces. She has the direct command. Ngayon, kung hindi po siya makakapag-isip ng tama sapagkat bangang adik, ipapahamak niya ang ating mga kasundaluhan, mga kapulisan at ang sambayan ng Pilipino. Sabi na natin, war would be the graceful exit for the Marcoses to escape from responsibility or whatever they did for the past 2 years. So, mas gugustuhin nilang masabdak tayo sa digmaan at lilipad na lamang sila. Iwanan ang sambayan ng Pilipino sa kalunos-lunos na kalagayan. So, upang maiwasan po yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, patalsikin po natin
si PBBM sa araw ng kanyang suna simula na ilusad ang people power upang pumalit sa Inday Sara. At with Inday Sara, kung maiwasan na maidelay man lang ang digmaan, o totally maiwasan, kanya pong gagawin yan. Alam po natin. Pangalawa, kung hindi naman maiwasan, we believe that we should be at the proper hands to manage the country with Inday Sara as president compared to the incumbent president, PBB, na wala po tayong maaasahan. So in other words, it is a necessity na dapat mapalitan siya. Bukod pa po dyan, wala naman po talaga tayong maasahan. Assuming na hindi mangyayari ang digmaan, we cannot wait until 2028 to allow the president managing the country with Lisa Araneta Marcos as a first lady who actually has the control in the management of the government, na wala namang ginawa kundi sindikatuhin ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang magkamal sila ng upang mahuthot nila ang kayamanan, ang pera ng bayan sa kabila ng pagdurusa sa kahirapan ng sampayan ng Pilipino. So mga kapatid, mga kabarangay, mga kababayan, let this be the time, tulad ng sinasabi po natin noon pa, that the proper time is the sooner to launch the people power. Kailangan lamang po simulan ng sambayan ng Pilipino at naniniwala po tayo na sasamahan tayo ng mga ng men in uniform. Yung sinabi po ni Inday Sara that she appointed herself to be the designated survivor. Ibig po sabihin noon, sa likod ng mga salitang yun, mayroon pong nakalatag na plano para patalsikin ang kasalukuyang Pangulo. Alam po natin, hindi niya sasabihin direkta yun sapagkat that would be seditious and she can be immediately arrested. But with that words that I appointed myself to be the designated survivor, that can hardly be called a crime. She cannot be arrested for that because that is not seditious, literally speaking. So, tama lang po na ganun ang kanyang sabihin. Pero tayo na po ang magbibigay ng direct interpretation para makumbinsi natin ang sambayan ng Pilipino na kumilos na po sa araw ng suna. At huwag po nating kalimutan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ipanalangin na sana matuto ang China sa aral ng Russian-Ukraine war. Alam po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na nung sinalakay ng Russia ang Ukraine, ang paniniwala nila, in 2 days, mapapasok nila ang Ukraine. Kaya massive war campaign ang ginawa ng Russia with all their mighty forces sent to Ukrainian territory. Ang akala nila, in 2 days, mapapasok nila. The shortest, the longest is 2 weeks. Pero umabot na po ng mahigit na 2 taon ang digmaan sa Ukraine at Russia. Hindi pa rin po natatapos. At ang masama po, with the help of NATO, nabaliktad ang laban. It is now Russia that is most devastated at mukhang susuko na po ang Russia, kung hindi man sumuko na ang karamihan ng kanilang mga kasundaluhan. So ano po ang lesson dito na dapat matutunan ng China
upang maiwasan ang World War III o ang digmaan between China and the Philippines. Dulot ng kasakiman ng Russia, sa paniniwala na napakalakas ito, mahina ang kalaban, sinalakay po nila. Ngunit after 2 years, sila po ang natalo o matatalo. So ganito din po ang mangyayari sa China. Akala niya itong maliliit na bansa, Pilipinas, Taiwan, Japan, Korea, Malaysia, Indonesia, Singapore, madali nilang matalo. At matatalo po talaga. Sapagkat militarily talaga malakas ang China. But with the help of US, European countries, particularly US, ay matatalo po ang China. At ang sinasabi nga po natin, kung talaga hindi maiwasan ang digmaan, bring the battle to the enemy territory. Salakayin po ang China upang ang gera ay doon sa kanilang teritoryo. Anyway, sabi nga po ng commander ng UN noong US Iraq War, ang pagsalakay sa teritoryo ng kalaban can also be considered a defensive war. Kasi kung talagang magkakaroon ng digmaan, it is not wise to wait for the invading forces. It is more wise to invade the enemy at their very own territory so that the battlefield will be in that territory. Hindi dito po sa atin. Lagi po natin sinasabi yan. Pero ang dapat na matutunan ng na lesson, especially ng China, yung nangyari sa Russia. Both countries, una po, very much devastated ang Ukraine in terms of life and properties, talaga naman po destroyed. Wasak na wasak ang Ukraine. Pero sa ngayon po, sa huling yugto ng digmaan, lumalabas po na mas wasak ang Russia. Russia is now more devastated compared to Ukraine with the US and Ukrainian forces invading Russia. Ang gera ngayon ay talaga nasa loob na ng Russia. Yung malaking labanan. Kaya ang Russia ngayon ay talagang very much destructive. At mangyayari po yan sa China. Sana matuto ang China sa aral ng Russian at Ukrainian war. Nang sa gayon, hindi na ito, kumbaga pigilan nito ang kasakiman upang angkinin ang mga maliliit na bansa dito sa Asia. Although, of course, in the final analysis, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po natin that China is doing it as a matter of survival. China na to become a world power, kailangan niya ang mga teritoryo dito sa Asia, expansion of territory for natural resources and for additional territory for her citizenry to occupy, sapagkat by natural calamities ang Russia po, ang China po ay talaga naman destructive na rin, kumbaga destroyed. Alam naman natin, malimit ang baha, nakatakot-takot sa China. So, kailangan nila ng paglilipatan ng maraming mamamayan. Kailangan nila ang mga natural resources ng karating na bansa. Kailangan nilang pigilan ng US para layas dito sa Asia upang sila lamang ang maging world power. Ngunit hindi po yan papayagan ng US sapagkat kailangan din naman ng US economically
politically, militarily, itong West Philippine Sea. Kailangan po nila. So, hindi rin papayagan ng US yan. So, yan po ang sinasabi natin na ultimately, talaga pong hindi maiwasan ang gera. Although it can be delayed. But at the end of the day, follows the end of the world via World War III. Nakakalungkot po. Pero sana ang mga bansang ito ay matuto na lamang o makontento na lamang to maintain the status quo for the happiness of all. Kung kailangan nila for survival, edi maghanap ng ibang paraan. Anyway, ito ang trend ng contemporary world dapat in the aspect of technology and economy. So, dapat dito tumingin ang mga leader ng bansa sa halip na gawing solusyon ang digmaan sa kani-kanilang problema. Tingnan na lamang ang aspeto kung paano magkaroon ng kooperasyon ang buong mundo in terms of economic, social, and political cooperation. Iwaksin na po sana ang military aspect ng labanan na yan. So, that will depend, of course, on the leaders of different countries. But this could be, although very hard, pero pwede pong ma-explore itong ganitong aspeto. Ito po yung globalization in terms of economic cooperation, technology cooperation, advancement for all. Balikan po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong darating na zona. Sinasamantala po natin na malawagan sa sambayan ng Pilipino, saan man kayo naroroon, na makiisa po tayo sa mga nag-organisa ng maiso, rallies, na ipakita na ang bawat Pilipino ay matapang upang ipaglaban ang kanilang karapatan, ang kanilang kasarinlan, ang kanilang buhay laban sa kahirapan. Katulad po ng ginawa ng mga Ukrainian, hindi po sila sumuko sa mga Russian. Huwag po tayong susuko, mga kapatid, mga kabarangay, mga kababayan, sa sindikato ng Pangulo at ng kanyang asawa at ng kanilang mga kasamahan sa Malacanang. Kung hindi po magbibitiw ang Pangulo at mukhang hindi naman po talaga magbibitiw, tayo po ang kumilos, gumawa ng paraan upang mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo. Gamitin po natin ang social media upang maparating ang panawagang ito sa lahat ng solo ng Pilipinas o ng mundo. Kailangan pong gawin ito. Sa social media po, maraming mga vloggers, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang sumusuporta kay Lisa Marcos, sa ating Pangulo, sa pamamagitan ng mga kasinungalingan na nagsasabi na maraming nagawa ang ating Pangulo, na the best leaders, lalo na si Lisa, ginagawa po nila yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat sinusuhulan po sila ng malaking halaga ni Lisa Araneta Marcos upang magkalat ng kasinungalingan, pabor sa kasalukuyang Pangulo. May napanood po tayo ng isang vlogger, babae, Ima
grabe po, napakasalaula ng kanyang mga sinasabi. Pero ginagawa niya yan, alam natin, sapagkat malaki ang bayad sa kanila. Sila po ang tunay na traitor kasama ng mga nasa Malacanang. Traitor sa kapakanan, sa interest ng sambayan ng Pilipino. Dapat po itong mga vloggers na to ay sunugin kasama ni Lisa Araneta Marcos. Sa ngayon po, ang pinakamaganda nating magagawa, huwag po ninyong pakinggan ang mga yan. Pinapakinggan lamang po natin paminsan-minsan upang alamin yung kanilang mga sinasabi. Naka mga kasinungalingan. Pero ang panawagan po natin sa sambayan ng Pilipino, huwag na silang pakinggan sapagkat nililinlang nila ang mamamayan kapalit ng pera na galing sa atin at isinusuhol sa kanila. So, huwag po tayong maniwala sa kanila. Huwag po tayong magpapalinlang. Alam naman po natin kung sino nagsabi ang nagsasabi ng katotohanan sa mga vloggers na yan. Sapagkat ang ating reference mismo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay ang ating sarili. Tayo ba, in general, bilang mga Pilipino, mamamayang Pilipino, ay nakikinabang mula sa pamahalaan? At kung tayo man ay nakikinabang, ano ba itong ibinibigay sa atin? Tunay ba ito na tulong o ito ay suhol din lang sa atin, pampalubag loob, upang sila ay hayaan sa kanilang mga kabulastugan? So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sinasamantala po natin ang pagkakataong ito upang iparating sa sambayan ng at lalong-lalo na po, those men in uniform. Now is the time to do something for this country. Matalsikin po natin, the best thing that we can do for this country at the moment, matalsikin po ang kasalukuyang Pangulo. At ang tamang panahon upang ilunsad yan, pagpapatalsik niya, ay sa araw ng Suna bilang simula ng people power. Naniniwala po tayo na pag nagsimula ang mga sibilyan na magsama-sama sa INSA, marami pong mga opisyal ng Armed Forces at PNP nasasama sa atin upang mapilitan ang kasalukuyang Pangulo na magbitiw sa kanyang tungkulin. At kung hindi man siya magbibitiw, ay kusa siyang o persahan siyang paalisin sa Malacanang. Katulad po ng nangyari ng INSA 1 and 2. Ito po ang magiging INSA 3. Kakalungkot po sapagkat sinuportahan natin si PBBM ng nakaraang Pangulo o eleksyon. Tayo po ang nagtuklok sa kanya. Ngunit, ginawa po natin yun sa paniniwala na susundan niya ang yapak ng dating Pangulong PRRD. Ano po ang garantiya doon? Sapagkat kanyang Vice Presidente, katandim niya, si Inday Sara. Ngunit pag-upo pa lamang po nila, wala na silang ginawa kung hindi kipitin ang mga Duterte. Sapagkat alam po nila na ito ang hadlang sa kanilang mga pangarap na samantalahin, pagsamantalahan ang sambayan ng Pilipino. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nananawagan po tayo na
sa araw po ng Suna, magkaisa ang sampayan ng Pilipino, both civilian and men in uniform, to oust the president. Naulit natin bilang paghahanda sa napipintong digmaan na mukhang hindi maiwasan. Naulit natin the incumbent president does not have the right mind to protect both the soldiers and the citizenry in case there would be a war, which is most likely cannot be avoided. Alam po natin na nagkakaroon na ng mobilization ng military. Bakit? Sapagkat taghahanda na ang military sa gera. Pero iyan po ay nananatiling sekreto, sapagkat ayaw ng kasalukuyang gobyerno na ipaalam ito sa sambayan ng Pilipino, sa takot na baka mag-atlas ang mga mamamayan. Pero with the help of the social media technology, hindi na po ito matitago. Kaya alam po natin na nangyayari po ito. So the most that we can do at the moment is to prepare for the war. And I repeat, the best way to prepare is to replace the president. Pagsamantala po, mga kumbayan, mga barangay, mga kapatid, bukasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Marami pong salamat.